day po mga ka-DIY sa ating mga kakuryente, mga electricians. Sa noong ako pong video na ipakita ko po kung paano natin assemblein ang ating DIY incubator box. And in this video, matututunan naman po natin kung paano mag-wiring at determinate ang ating mga electrical and electronics devices para tuluyan na po natin silang mapagana. At lahat po ng ito ay makikita natin step by step. Ito po mga ka-DIY ang ating list of materials para makompleto na natin ang buong setup ng ating incubator. Kailangan natin ng isang thermostat, temperature controller para sa pagmonitor ng temperature at automatic switch off and on ng ating mga ilaw at fan. One piece programmable timer switch para sa pag-control ng ating relay para yung normally closed switch ay ma-open at ma-close naman yung normally open base sa ating settings. One piece synchronous motor 5 RPM para sa left and right turning ng ating eager tray. One piece hygrometer humidity meter with probe para sa ating humidity monitoring. One piece relay with socket base para sa switching ng left and right turning ng ating eager tray. Two pieces micro limit switch roller lever arm para switch off or stop ang function ng ating motor. One piece on off switch para sa control ng ating power supply. Two pieces on off on switch para sa ating automatic and manual settings at sa left and right turning ng ating eager tray. 30 meters 2.0 square mmTHH copper wire para sa ating wirings and other materials po na ating kakalanganin. Paki-screenshot na lang po ang aking video para po makuha po lahat ng detalye. Ito na po lahat mga ka-DIY ang ating terminal connectors. Nilagyan po natin lahat ng heat shrink tube para safe po ang ating mga terminal sa pagkakadikit. Ginamitan ko lang po ng kandila para mainitan lang ng konti para magsisink naman kaagad ang ating heat shrink tube. Ito na po mga ka-DIY ang lalagyan natin ng ating timer, ng ating thermostat at ng ating mga switches para sa on-off, para sa automatic and manual at sa left and right turning control ng ating eager tray. Ikinabit ko na rin po ang ating lighting, isa po sa kaliwa, at naglagay din po ako ng isa po sa kanan para balanse po ang ating init. And then, ito naman po yung ating fan, ang ating synchronous motor, at ang ating dalawang limit switch sa bandang ibaba. Naglagay na rin po ako ng wirings para po sa ating limit switch papunta po sa ating termination box. Gumawa po ako ng lagayan po nating switch, bali nag-init lang po ako ng ating PVC at saka ako binutasan para po sa ating mga switches kasi masyado po makapal yung ating plywood at hindi natin mailalak na maayos ang ating mga switches. Dito ko po nang inilagay po ang ating on-off para sa ating control ng power supply. And then sa gitna po is yung para sa automatic and manual natin. And then tong huli is para po sa left and right turning control ng ating eager tray. Sinet ko na rin po ang ating male plug para sa ating main source para pure na wiring and termination na lang ang ating gagawin. Ito po yung ating mga terminal blocks. Ito para sa ating motor, kasama po yung ating capacitor, and then para sa ating lighting and fans. At ito po yung ating relay. Ang una po natin gagawin ay co-connect po natin ang ating line 1 sa common po ng ating switch. And from switch, maglalagay po tayo sa isang terminal ng ating switch papunta po sa ating terminal block
kasama po ng ating line 2. Sa terminal block po kasi doon na po tayo mag-terminate na lang para maiwasan na po natin ang mag-splice. Ang susunod po natin ilalagay isang ating timer. Ganito po ang ginawa ko pong setup. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga ka-DIY at sa mga bago lang po nakapanood ng aking video, please like, subscribe, and click the notification button para lagi po kayong updated sa lahat po ng aking upload na videos. Ayan, nakaset up na po ka-DIY ang ating timer. So, iwa-wirings na po natin siya. Meron pong mga nakalabel dito na input at saka output. Nakalabel ng line and neutral. Then sa kabila naman is neutral, then load. So, iwa-wirings na po natin siya. Kukuha na lang po tayo ng supply dito po sa ating terminal block. So, yan. Dito po sa output ng ating timer, nakalagay po rito ang load at saka neutral. So, maglalagay po tayo ng wire papunta po sa ating coil ng ating relay. Bali, ang mga label po kasi na ating relay, meron po siyang 13-14 para sa kanyang coil, 9-12 para sa kanyang common, 5-8 para sa normally open, and 1-4 para po sa normally closed. So, lalagyan po natin ng wire itong load papunta po sa 14. And then po sa neutral, ilalagay po natin sa ating terminal number 13 ng ating relay. Ito naman pong wire ng ating limit switch sa bandang kanan. Iko-connect po natin ito sa nakalabel na number 5 ng ating normally open. Saka po yung isang wire po na galing po sa ating limit switch, iko-connect po natin sa isang linya ng ating synchronous motor. Kasama na po natin ang ating capacitor. Bali, determinate po natin ang ating capacitor sa magkabilang dulo ng ating synchronous motor. Ito po kasing gitna ay ito po yung common ng ating motor. Yung wire naman po ng kabilang limit switch, yung nasa bandang kaliwa, iko-connect ko naman po ito sa nakalabel na number 1 ng normally closed ng ating relay. Tapos yung wire na galing din sa limit switch, iko-connect naman natin sa kabilang dulo ng ating motor. And then, yung common ng ating motor, iko-connect natin sa ating line 1 ng ating source. Ngayon po ka-DIY, iwa-wirings naman po natin ang para po sa ating automatic and manual settings. So mag-terminate po tayo sa line 2 ng ating terminal block, papunta po sa common ng ating switch. Muli po, ang ating switch ay on/off/on. Para po sa ating automatic settings, so maglalagay po tayo ng wire sa ating mula sa ating switch papunta sa common ng ating relay, which is ginamit natin ang terminal number 9. And then para naman po sa ating manual settings, gagamitin po natin ang natirang terminal and then papunta po siya sa kabilang switch. Lalagay po natin ito sa bandang common. Ayan po.
Ito po magkabilang terminal ng ating on-off on switch. Magwawiring po tayo, i-connect po natin papunta po sa ating normally open and normally close ng ating relay. Kahit po magkabaliktad po tayo rito, wala po tayo magiging problema. So, ayun po mga ka-DIY. Isusunod naman po natin ay ang ating pag-setup ng ating thermostat. Po ang mga nakalabel dito sa ating thermostat. Makikita po natin dito na meron siyang power supply. And then meron tayong para sa sensor. And meron sa heating, then cooling. Yung cooling po hindi na po natin gagamitin kasi hindi naman natin po kailangan ito dahil heating po talaga ang ating gagamitin. So, dito po natin siya ilalagay. Ayan po. So, ayan ka DIY. Magkoconnect po tayo sa ating terminal block. Papunta po sa power supply ng ating thermostat. Sunod naman po natin na determinate ay ang ating sensor. Nailusot ko na po ito mga ka-DIY papunta po sa loob ng ating incubator box. Para naman po sa terminal ng ating heating, magja-jumper na lang po tayo rito papunta po sa ating heating. So ito ay ko-connect na lang po natin. Then kukuha na lang po tayo ng ating line 2 dito na rin po sa terminal ng ating thermostat. And then papunta sa ating terminal block. Kasama na po yung terminate natin ang ating mga lightings at fan. Ito po mga ka-DIY ang kompletong setup ng ating incubator. Sa susunod pong video, ipapakita ko po sa inyo ang mga functions ng bawat devices natin and then ang ating wiring diagram para mas madali nyo pong masundan at maintindihan.